Hello guys! Welcome back po sa channel ko, Marchie Vlog. Ngayon ay March 30, 2021 na. Guys, bali, dalawang tulog na lang is papasok na yung pinakamainit na parte ng ating summer, yung April, no guys? Kaya, gagawa ako ulit ng isa pang flavor ng ice candy. Bali, ito guys ay nirequest ng mga bata rito na ito raw yung gawin kong flavor, no? Cookies and cream, guys. Kaya, papakita ko sa inyo guys yung mga ingredients na gagamitin ko sa paggawa ng cookies and cream ice candy. Ingredient na gagamitin ko sa paggawa ng cookies and cream na ice candy. Siyempre, gagamit ako ng, kung tawagin to guys, no, Oreo. Tapos, gagamit tayo ng asukal, cornstarch, gatas na malapot at gatas na malabnaw. Yan guys, no, bali, yan yung gagamitin kong ingredient sa paggawa ng cookies and cream ice candy. Siyempre guys, gagamit din ako ng tubig. Bali, yung tubig na gagamitin ko is kakalkulahin ko kung form sa dami ng gagawin kong ice candy. Yun guys, no, mag-start na tayo. So yun guys, no, bali ang una natin gagawin is magbibigdik tayo ng Oreo biscuit. Dudurugin natin ito guys ng pino. As in pino siya guys, no. Ito yung magiging texture niya kapag siya nadurog na natin, no? Bali, ganito siya, guys. Ayan. Pino siya, guys. Pino-pino. Ayan, o. Ganyan. Magdadurog tayo and then kakalkulahin natin kung gano'ng karami. Kung forming nga sa ice candy na gagawin natin. Ayan guys, na bali ito. Ito na yung aking mga nadurog. Ayan. Ayan guys, na bali ito na yung ating cornstarch. And then, tutunawin natin siya sa tubig. Hintayin lang natin siyang matunaw. Ito naman guys is pampalapot lang sa ating ice candy, no? Or pampakreamy. Ito yung kalimitang ginagamit para maging malabo yung ating ice candy, hindi siya matigas. Pampaano lang siya guys, kumbaga eh pampalabo. Ayan, tunaw na. Ayan, isa-set aside muna natin to, pati yung dinurog nating cookies and cream na biscuits. Ang gagawin natin yung sunod ay, magsasalang na tayo ng kasirola and then, atin na itong iluluto kasama ng gatas. At lalagyan na rin natin ng asukal.
So yun guys, no, set aside muna natin to. So yun guys, no, bali maglalagay na ako ng tubig sa kasirola. Bali, hintayin ko lang siya guys, uminit-init, no, bago ko ilalagay yung gatas. Yun guys, no, bali, medyo mainit na yung ating tubig, and then lalagyan na natin ng gatas. Haluin lang natin ng dire-diretso. Bali, lagay lang natin yung ating apoy sa medium heat lang, guys. And then, ilalagay na natin yung ating asukal. Mamaya na lang natin titikmo kung kulang pa ba or kung okay na siya. Siyempre, susunod na rin natin yung ating tinutunaw na cornstarch. Ito guys, no, ilalagay ko na yung ating cornstarch. Nahalo ko kasi tumitining siya. And then, nahaluin lang natin ito ng dire-diretso. Yun guys, no, bali okay na to. Pwede na nating patayin yung kalan. Ayan, malapot na siya, no guys. Papatayin ko na yung kalan. Ayan. And then, hihintayin na natin itong lumamig. So yun guys, no, hintayin na lang muna natin itong lumamig. And then, puproceed na tayo sa susunod nating gagawin. So yun guys, no, bali ang susunod natin gagawin is magko cubes tayo ng biscuits guys, no, and then malinis naman yung kamay ko, gagawin na natin. Yun guys, no, ganyan. Yung katamtamang laki lang guys. Hindi pala man siya. Ito guys yung way ko ng paggawa ko ng cookies and cream na ice candy, no. Meron kasing nabibili sa palengke na cookies and cream na powder. Yung iba yung ginagamit nila. Yan guys, no? Tama na muna yan. And then, maglalagay na tayo sa plastic na ice candy. So, yun guys, no? Bali, maglalagay na tayo sa plastic ng ice candy. Bali guys, nagtry ako ng 1 1/2 na size ng ice candy, no? Na plastic. Gawa lang yung 1 3/4 is mataba siya, guys. And then, may nakapagsabi sa akin na ang gamitin ko nga raw is itong 1 1/2. Kaya magtatry ako nito, guys, no? Medyo payat siya. Kumpara dun sa 1 3/4. Tingnan ko guys na kung okay to. Kasi, dun sa 1 3/4 guys, parang ang litig na ng ice candy. Eh, kapag kanilakihan pa, malulugi na guys. Wala nang tutubuin. Kaya, sabi ko nga, itatry ko nga itong 1 1/2 na size. Yun guys, no, bali, tatansyahin nyo lang paglalagay ng biscuit. Ayan, mga ilang piraso lang.
So yun guys, no, bali, ito na muna yung aking ginawa. Nilagyan ko ng biscuit sa plastic na ice candy. Ito na muna, no. Bali, medyo malamig na yung ating pinakuluan na cornstarch at gatas. Itatry na natin kung pwede na natin lagyan ng gatas na malapot. So yun guys, no, medyo malamig na to. Bali, ito guys yung kanyang consistency, no. Ayan, kung mapapansin nyo, malapot siya. Ayan. And then, maglalagay na tayo ng dinurog nating cookies and cream na biscuits or yung ating Oreo na tinatawag. Bali guys, tatantyahin natin, no? Pag kulang, eto guys yun. Pag kulang, magdadagdag pa ako. Lagay natin. Bali siya na guys, yung magsisilbing kinaka-cookies and cream, no? Haluin natin mabuti yan. Hanggang sa humalo siya doon sa ating tinimplang gatas na may cornstarch. Ayan. Patingin ko naman is okay na to. Guys, no, haluin lang natin mabuti yan and then nilalagay na natin yung ating gatas na malapot. So yun guys, no, lalagyan ko na ng gatas. Gatas na malapot. Nasaibin lang natin itong gata. Dahil sayang, marami pa. And then, haluin natin. Dito na guys, mangyayari yung tikiman time, no? Bali, titikman nyo kung okay na ba yung tamis. Kulang sa tamis, pwede tayong mag-add ng asukal. Ayan guys, na natunaw na yung ating cookies and cream na inilagay. O yung ating Oreo na inilagay. Ayan guys, na bali mag-add ako ng konting asukal. Gawa nang matabang pa siya para sa akin. Isang gatas na malapot yun guys, no, natatabang pa ako. Yun guys, na okay na yan. Natansya ko naman na yung tamis na. And then, mag-i-start na tayong magawa ng ice candy. So yun guys, no, mag-i-start na tayong maglagay ng mixture natin dito sa ating plastic. Naka-ready ng lahat, no guys, kaya mag-i-start na. Guys, no, medyo malaki siyang tignan kasi payat yung ating ginamit na plastic. Ayan. Yung guys, no, nakagawa na ako. Ito siya. Ito na yung ating cookies and cream na ice candy. Yung guys, no,
So yun guys, no, bali eto na yung aking finished product. Inilagay ko na rin dito siya sa freezer. Gawa ng ano, papagod na ako guys. Ayan, diyan ko na lang pinakita yung finished product ko. Ayan. Ayan, cookies and cream na ice candy. Ayan guys, no. Yan naman ay ni-request na talaga ng mga bata rito. Kaya siguradong bibilhin nila yan. Niluloko ko nga yung anak ko, sabi ko. Sabihin mo sa kanila, ni-request nila yan. Kaya dapat bilhin nila lahat yan. So yun guys, no, ayan yung aking finished product. Ng cookies and cream na ice candy. Ayan, may mga tidbits siya ng cookies. Ayan, kung makikita nyo guys, no. Tidbits ng Oreo. Ayan. So yun guys, no, balik at tapos ko lang gumawa. Ang oras ay 6:10 PM na guys, no. Ayan, nakasindi na yung aming kandila ng santo. Pag alas 6 kasi guys, nagro-rosaryo kami, no. Ngayon, hindi ko kaya mag-rosaryo. Ang sakit-sakit guys ng likod ko. Ayan, napakita ko sa inyo yung finished product ko. And then, eto, ayan. Ayan guys, no. Ngayon yung finished product ko ng aking ice candy na cookies and cream. Ayan. Meron siyang mga tidbits ng Oreo or ng cookies na biscuits. Ayan guys, no. Ayan. Ayos lang to guys sa 5 pesos. Pag tinaasa mo, pag ginawa mo 6 pesos, hindi na ito mabibili. Kasi guys, no, hanggang 5 piso lang yung ice candy natin ngayon. Pera na lang kung malaki talaga o yung plastic ng yelo yung gagamitin. Baka pwedeng yung mas mataas pa sa 5 piso. So yun guys, nagtatawa na yung mga anak ko. Jumbo ice candy na yun guys, no. Ayan. At yung finished product ko guys, no. And then yung mga nasa freezer. Nag-start akong gumawa after lunch, mga 1 PM. Natapos ako ng 6:10 PM. Sobrang sakit sa likod guys, no? And then ayan, sobrang pawis ng likod ko. Kaya naglagay ako ng bimpo, gawa ng baka ubuhin na naman. So yun guys, bali dito na lang din muna ako mag-end ng vlog. Doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, paki-subscribe nyo na po ako. Pakiclick nyo na rin po yung notification bell ko para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pa pong vlog. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong panonood ng mga vlog ko. Hanggang dito na lang po.